Welcome back to our YouTube channel. It's another sunny, boring day. And today, we have here our new friends. New artistas. Juan and... Zai! So today, what's we're up? Going to share experiences about UP, kung na-miss namin, and other stuff. So, ako si Zai, BS Forestry from the UP Los Banos. So, I'm Carl from UP Diliman, BS Molecular Biology and Biotechnology. Ira from UPM, BS Biotechnology. JC from BS Biology. Yay! Yay! Ayan. So, grabe no, very diverse tayo from different campuses. Ayun, sino mga una mong mga naging friends or social circles sa UP? Nahirapan ka ba ganon? Or... so, mga struggles mo in finding new friends? Knowing that it's a very new environment in college. Ganun. So, ako, ayun, thankfully kasi, 8 din kami nakabasa from my high school. So, parang, hindi ako masyado na-feel mag-isa ako kasi kasama rin kami nag-enroll at kasama rin kami tumanap mga dorm. Tapos, ayun, yung mga first nights talaga, kasama ko sila, like, kumakain sa mga breakfast, lunch, dinner, gano'n, tsaka mag-ibot ng campus tour. Pero ayun, eventually, nagkaroon din ako ng friends sa forestry din, lalo yung mga super classmates ko sa block ko. And ayun, ang saya lang, kasi sobrang nag-vibes din kami agad-agad. Ayun naman, the same lang actually kay Dads, kasi may high school friends, ay may high school classmates ako doon, so naman din. Tapos, same course pa, tapos roommate ko rin, and same dorm. Tapos, but before that, I actually joined a lot of team building activities, so I met a lot of people from different walks of life. So it's quite easy for me to make friends actually. Tapos more so then, like very friendly no mga people, and also from College of Science, and yung mga dorm people, okay lang sila. So it wasn't difficult for me na to mingle with others. Amen. Nato lang kami from high school, tapos iba ibang course, ang lalayo ng colleges namin from each other. Parang loner at first, but I found my friends eventually, like after one day. Yon, so I have an squad with 10 members. Oh, nga si Bay, parang sobrang ang powerful na ng batch ng squad nila. Wow! Ayan, so ikaw naman, JC. Ako, copy-paste na. Same experiences. Yeah, yun nga, sabi nga ni Ira kanina na you're only 3 doon sa UPM na nakapasa. Kami dalawa, we are very close friends ng high school. So, we eat at the same restaurant. Nagtitipid kami. Nagkati na kami sa Robinson's. Nagtitipid pero sa Robinson's. It was so nice. And I'm usually an introverted person and it is very hard to find new friends. Pero sila naman yung lumapit sa akin. And then, yun lang, go with the flow. Ayun, so mga tips na lang namin sa mga bagong freshies dyan, lalo na pag online classes ngayon. Huwag kayong mahiyang makipag-socialize, lalo sa mga block nyo, gano'n. Pag may mga freshmen, welcome assembly, huwag kayong mahiyang mag-reach out sa mga... go lang maging pa-pipo, gano'n. Like, you guys, go at outside your comfort zone. Part of the challenge kasi is that yung freshies ngayon, online sila, so it's very difficult in comparison sa face-to-face. So, yeah. Another struggle naman nila is to make friends in online. So, ano dapat gawin? So, I think, mag-message lang, like, huwag na mahiya. Like, ikaw na mag-initiate. Kasi alam ko na, alam naman nila na they want to make new friends din as well. So, huwag na lang mahiya. So, ikapinansin, they huwag na lang move on to another set of friends. Saka it's a very big world naman. Marami ka pang mamimit din ng mga tao sa lalo sa UBB. Maraming students. Ayan, so let's discuss next week to our next question, which is ano mga struggles natin no mga first year? Lalo na naranasan pa natin yung face-to-face or long-world phase before. Parang it's a long, long time ago. So ano yung mga struggles na naranasan natin? So siguro yung mga naging, kasi yung homesickness, hindi naman masyadong homesick bilang nasanay na yung mga around other places. Feel ko more on sa academics. I mean, hindi naman ako ng culture shock, so ang daming requirements, gano'n. Pero admittedly, kahit paano, medyo nahirapan ako sa style ng yung pressure ng mga academics knowing that it's UP, gano'n, yung excellence talaga, tsaka yung quality education, very mataas yung standards. So, tama, yung narrative na tayo yung mga pinakamagaling. Kaya parang mahirap din siyang, yun yung first struggle na naranasan ko. Sa akin naman, may problems ako na-encounter sa registration. Like, kulang ako ng subjects, kulang ako ng units, pero I realized na it's normal lang pala na magkakulang ng units sa UP Diliman. Kasi like, meron naman there's thing as waitlisting, tapos pre-rog, which you can earn units na mga na-miss nyo or whatsoever. Tapos another na-shock talaga ako is yung org culture sa UP Diliman. And to be honest, like, di ko talaga na-bear yung mga pinapagawa na nila kasi puro na ako extracurriculars, kala ko na I was in control of my time, pero in reality, I was overexerting myself. Like, I joined a lot of extracurriculars, pero ang bigat pala. So, ayun. Struggle ko lang is yung getting to know the place. Sobrang hindi lang UP Manila. Like, it was such a struggle, lalo yung sa Central Manila. Like, sobrang daming tao, and you can't really memorize the place in one go. So, nililigaw-ligaw ka all the time. Tapos, pag late ka na sa classes,
yun, parang hindi mo pa alam, late ka na, hindi mo pa alam kung saan pa punta or something. Tapos may ibang prof na hindi sila, hindi sila considering. Hindi siya masyado considering. You're strict sa schedule. So, yun lang, if ever may face-to-face next time, pag hindi nyo pa, hindi pa kayo familiar sa place, baka need yung gumising ng maaga, gano'n. Right, I heard may mga freshy tours sa UP Manila. Like, merong online freshy tour. Ay, freshy. Like, meron siya sa YouTube. Like, nabur mga campus, Skype online. So, take advantage. Oh, meron din sa forest, din sa church, na sa Facebook. Basta be updated sa mga social media ng campus. I-like yung mga council, yung mga admin, college, like, na agents. Ako yung person na problema na encounter sa UP na yung ID picture is expanding. Oh God, same! Oh my God! Totoo. Pero aside, yung experience ko, yung nahirapan ako is yung independent life. Like, kaya dahil sa yung academic life. Yung sa akin naman, mahirap magkaroon ng independent life. Kasi buong life ko, parang nandiyan na yung parents ko. Kaya yung hirap, parang dapat alamin mo na kung saan ka makakakain. Saan yung mga pwede magpalaba, and many more. Tapos yung dorm ko, parang walang wifi at that time. So, hirap-hirap ang study. Pero, yun. Yun yung importance sa pagiging college person. Kailangan mo na maging independent sa life mo. Ayun, matuto ka. Ayun, no, dahil natakil na natin yung struggles. Doon naman tayo sa mga what makes your college life so far memorable. Like, ano yung namimiss niya sa face-to-face? Personally, yung namimiss ko talaga sa UBLB is yung community. Lalo na yung mga tao. And yung mga, yung culture talaga doon, knowing na kahit nga minsan, at kahit may mamimit ng acquaintances, parang kung makikita kayo, parang ano doon, hi, ganun, parang, parang ganun, oh my God, yung vibe talaga. Tapos namimiss ko din yung yakap culture sa mga friends. Oh, that's what I was gonna say. Every time you see them, like in the morning, yeah, agree. Kasi parang people, it's the sense of ano, solidarity that since that tayo nagsasakyan din. So parang sa mga ganong intimate moments, yung mga pagyayakap, yung pagkakaroon ng parties after exam or after the hell weeks, gano'n. So parang very cherished talaga, cherishing. Cherish. Punta ka ng klase na hindi ka pa nakakalito. Oo, totoo. Kasi may mga exam na ang haga talaga. Oh my God! Tatabi lang ng dorm yung college namin. Kaya sobrang ano, sobrang hindi ako naniligo or like hindi ako gumigising unless 10 minutes na. Like 10 minutes before the actual class, kaya most of the time hindi ako naniligo. But after class na lang ako naniligo, oh my God! Oh my God, si... Sa amin naman, yung mga 40s. Like, yung sa Kalayaan dorm, maraming 40s. Eh, kasi yung Kalayaan dorm, puro freshmen. Tapos, maraming mga getting to know each other na activities. Like, mayroong pasanukong festival, where from different regions, from different clusters, and the Philippines, na showcase mo yung culture ninyo. So, it was actually a fun experience because I get to know the culture of other people. And also, may mga festival, may mga activities sa UP Diliman, pero I wasn't able to try most of them. Pero ayun, super fun. So, masyadong iba kasi talaga yung online or face-to-face setup. One is that, kapag online setup, parang puros requirements siya. Parang ganun. Kapag face-to-face kasi parang konti lang yung requirements. Parang mas maraming gana. Assessments. Okay, tama. And mas maganda yun kasi after nung makakamove on ka na, ayun. And ang nakakamiss din is kapag after exams, parang hirap na hirap kami. And after lumabas ka ng classroom, makikita mo talaga yung mga faces sa mga tao. Tapos maghanap ka talaga ng person na karamay. Actually, tama. Their social interaction. Mas maganda. Yan din talaga yung mahirap ngayon sa online class kasi yun nga, nandun tayo sa mga bahay natin, sa mga kwarto natin na dapat yung kwarto, di ba, usually pampakinga or study. Pero dyan ka na rin nag-i-exam, dyan ka na rin nagsastruggle kung mababa yung grade or parang... Parang wala ng division. And yun naman yun kasi, we're surrounded by a lot of halls, tapos marks. So after exam, punta ka lang ng Robinsons. Oo! Okay kayo sa SM Manila or punta na rin sa National Museum, Intramuros. So for me, every time I get bagsak, I go to either museum or... Is yung ano, getting to wear whatever you want, like whatever you want. Pwede naman sa no one online class. No one yung budget. Pero kasi yung sa online class, parang mas strict siya kasi parang may mga online etiquette na ngayon. So, since nabanggit natin yung mga miss talaga natin sa LV or sa UP Diliman, Manila. So, ito yun, naisip kong tanong. Anong unang gawin mo pag F2F na? Like, kapag nakabalik na tayo sa campuses natin, anong unang mong gawin? Besides sa pag-aaral. Ako find a better job. Oo, tama. Oh, close to me, please.
Find a dorm na ganoon na yung mga utilities such as wifi, dapat malapit na sa school mo, malapit sa mall, sa mga kainan, so that konti na lang yung problema. And better roommates. Ay, joke lang. Grabe. Ang una ko talagang gagawin is makipag-date talaga agamin ng friends. Knowing na ang dami kong friends na hindi lang lang ako nakaproper goodbye, knowing na yung, di ba dati, akala natin 1 week lang yung lockdown or 2 weeks lang yun. Kinaabot na siya ng 1 year and a half. Yan ba talaga? So, hanapin yung pag Uy, grabe. Online chat, oo. Yun din, pwede. Pero yun lang, parang more on catch up talaga sa mga friends na kasi marami din ako na-meet din sa like online ng mga friends sa LB na mas alam mo yun, parang na-meet mo online pero hindi mo pa rin, I mean, sobrang vibes na kayo pero hindi pa rin kayo nakikita at face to face yan. So, ayun. Oo, yung mga na-meet ko sa yung mga bago naming staff sa Perspective, ganun, sa mga bagong orgmates sa SPP, ganyan. Ayan, shout out sa mga orgs ko. Yun lang, tapos mag-ano talaga agad, mag-gala muna. Ikaw muna ka. Aside from yung sinabi ni Tats, yung akin naman, inisip ko muna yung mga gamit ko na naiwan sa dorm. I was thinking about that kasi, wait lang! Nakalowat na. Same! Yung mga damit ko hindi pa nalaban for like one whole year. Oh my god! Ano mangyari sa mga damit na isang clothing I don't know, I might throw them away. Oh my god, I can't do it! Ako, I might go on a vacation at Manila with my friends. I wanna go to Laguna. I haven't been there kasi my friend ako na tagalang. Yung cafe, di ba? Yeah, and visit the cafe. And I haven't been to UPLB pa. That's what I wanna do. There's an opportunity that you can enjoy or go to places. Oh, wag tayo mag-take for granted ng mga time. Yung na-learn ko talaga na ano, ngayon sobrang mysterious ko ng mga party. Kasi kahit madami ako na-attend na party in UP, madami ko rin na-miss. So, like, binigyan ko siya, ang dami ko na-miss ng parties. Gusto ko lang mag-party and mag-UP fair. Na talaga. Sana maka-UP fair. Manifesting 2022, hopefully. Kaya dapat sana herd immunity. Vaccinations. We get vaccinated, get registered to vote, you know, so that we could elect better leaders, right? Yeah, char. Totoo, not char. Anyway, so last question. Can you give or can share some tips sa mga inabi yeah. Freshies about UP life? Sige, we'll start. So, ayun, knowing na yun ya, parang kumasaryo sabi na. Ayun na, knowing na UP is really a very open-minded campus, kasi diba, kina-practice lagi yung academic freedom, ganun. So, very ano talaga, independent and liberating yung feeling sa UP. Parang wala, diba, well, starting sa uniform, mga haircut inspection, wala na yung mga yan. And utilize your, wag kayong tabahan na gumawa ng mga, mag-explore ng mga opportunities, lalo na sa pag make new friends, new connections, new organizations, ganun. Basta make sure yung organization or mga social circles nyo ay nakakabuti din sa inyong personal growth, kasi college is one avenue for you to grow. Don't limit yourself in the four corners of the classroom. You know, you learn in the long run with the people, from the communities, ganon, yun lang.